Hey guys, once again, this is Dudong Sistema. Sistemahin natin ang Powerhouse Midtech 300 Amps. Napagaganda ito. Isa ito sa top seller ngayon sa Lazada, sa online, dahil ito ay mayroong tatlong process. So ang process niya ay mayroon siyang TIG, MIG, at saka SMAW or MMA. So ngayon, ito yung whole body ng ating Powerhouse 300 Amps na 3-in-1 na welding machine. So ito yung switch on button niya. Tapos i-pull natin yung amperahin niya na selector. Yan mo makikita na 300 amps niya. So ngayon, explain ko yung sa inyo ngayon, ito yung display panel niya. So ito yung limang button. Itong unang button, ito yung AO, ito yung dial tuner ay sa voltage to. Magagamit mo lang ito kapag mag-manual ka sa MIG. So ngayon, itong ibabaw na ilaw, nakasitting siya sa MIG. So ang pangalawa, TIG at MMA. Kapag gusto mong mag-TIG, i-click mo lang itong button. Tapos kapag gusto mong mag-MMA or stick, SMAW, i-click mo yung button. So ngayon, explain ko sa inyo ang MIG. Itong pangalawang button na ito, ito yung selector para sa size ng filler wire mo. So 0.9 nakalagay kasi 0.9 yung gamit natin ng wire. Tapos available din po din ito sa 1.0. I-click mo lang. Okay? Tapos itong pangatlong button, ito namang yung pipili ka manual ba sa pag change ng speed ng feeding ng filler wire mo or automatic. Kapag automatic, nakalagay sa synergy. Kapag i-click mo lang kapag gusto mong manual ang ilaw na nakababa. Okay? Tapos, ang kagandahan nito, ito siya ay friendly for beginners na mga MIG welder. Bakit? Ito siya ay may tinatawag na automatic feeding control. So, kapag nakalagay sa synergy, kung ano yung amperage mo na ilalagay, ang speed ng feeding ng wire mo na lalabas sa nozzle tip mo dito ay automatic na set up na siya. Kaya hindi ka na mag-aalala kasi nakabase na siya sa amperahe. Ngayon ang next natin kung paano mag set up ng ating filler wire. Ito dito sa gilid, buksan mo lang. So ang naka-set up natin ngayon yung half kilo na filler wire, 0.9 ang size. So, bagong bukas mo, nakadikit dito ang wire, baluktot yan siya, putulin mo. So, pagkatapos, buksan mo ito, ang buto na ito, itulak mo, tapos ikaliwa mo, ikot. Tapos ilagay mo itong filler wire na ito, tapos ibalik mo ang buton, post mo, tapos pakanan. Tapos ang dulo, ipasok mo dito sa butas na ito, hanggang lalabas siya dito sa butas na ito, tapos papasok dito sa butas na ito. Bali, maiipit siya sa dalawang bearing. Tapos, yung tightening ng bearing ay nakabase dito. Oh. So, kapag itaas mo na yan, maiipit na yung wire mo. Tapos, ang higpit mo, ito yung knob, ang higpit mo sa bearing mo para pag-ipit ng wire mo. So, ang technique niyan, i-level mo lang yung knob at saka yung dulo ng bolt na nasa gitna. So, kung nakasit up na lahat, ang last ay ang supply ng kurinti mo. Negative ang supply ng kurinti mo, kaya dito mo i-set up sa negative. Tapos yung ground mo, ito, dito siya nakasit up sa positive. Kapag MIG wire ang gamitin mo. Or MIG process ang gamitin mo. Ngayon, last, ating pag-usapan, yung holder, trigger, at saka yung nozzle tip. Dapat linisan mo yan palagi. Dapat ang labas niyan sa nozzle tip mo, mula sa nozzle tip mo, ang labas ng wire is around 3mm o hanggang 5mm. So, dipindi lang sa stroke ng pagtira mo. Kasi yung iba, ito yung base materials natin, linyahan mo ng dalawa para may guide ka, para maganda yung tira mo. Katulad niyan, may gat lang. Nilinyahan ko ng grinder, dalawang linya, paikot ng pipe. Pero maganda gamitin nyo, yeah, plate. Wala kasi akong available na plate. Bibili pa ako. So, ngayon, ang stroke ng iba, katulad ng
tig. Walking the cup ang style nila, pababa. Mayroon namang side to side. One to sa isang side, pagdating sa kabilang side, one to, magbilang ka. One to, one to. Gagawa ka ng Z. Either downhill or uphill. So, ang last na tip na ibibigay ko ay ang positioning. Mag-create ka ng magandang hinang kapag maganda yung positioning mo. So, kapag galing ka sa ibaba, ang position mo, dapat ganyan yung posisyon ng kamay mo at saka yung holder mo. Tapos, pag nandyan ka na sa nuibi, nakatagilid na, hanggang pag nandyan ka na sa alas 10, nakatayo na yung holder mo hanggang alas 12. So, ganyan lang ang technique niyan. So, umpisahan natin. At ipapakita ko sa inyo ang resulta. Ang gagamitin ko ngayon ay drag kasi hindi ko pa nasubukan itong mag-drag. I-drag ko ito. So, kung hindi ka pa ganun kabilis sa stroke, lagay mo muna sa mga 100 yung amperage mo. So, ito yung resulta, ito. Yung sa downhill natin. Hindi makita. Ito. Yan resulta sa downhill natin. Inisan ko muna. So, maganda siya kapag drag siya at saka downhill. Ito yun, oh. Baguhan lang ako sa mig. Yan. So, tsaka na ako mag-practice ng zigzag kapag plate ang gagamitin ko, titirahin. So, thank you for watching, guys. Before you end this video, please don't forget to like and subscribe this channel to see more video like this. God bless everyone.